ng iyong balakang ay lumalaki ang iyong value. Sana, pinag-pray ko yung gabi-gabi na sana ma-align sa iyo ang corona para maabot mo lahat ng pangarap mo. At gumawa ko ng content para sa reacting hate comment. Ginawa ko na lahat para may pagtanggol kita. Sana this night, give your best shot. Focus. At lahat ng training binigay namin sa iyo, ibigay mo. Lahat ng keywords, ilabas mo na. Gawin mo kung ano na gawa mo sa Binibining Pilipinas at yung mga panibagong transformasyon. Magbigay ka ng bagong inspirasyon para sa iyo. Galingan mo, Arlene. This is your last pageant, okay? Give your best shot. Kung balaring ka sa international, nasa luro ka na. Yan. Ang lahat ng pangarap ni Nicole Policarpio Budol ay unting-unting tinupad ng kanyang manager na si Ka-Freshness, Gilbert Tolentino. Nauna, si Kuya Willie Revilla may yung nagpakilala sa akin. Mima, ikaw yung bumuo ng buhay ko. Sobrang-sobrang kinumpleto mo po yung buhay ko. Hindi ko na makilala yung sarili ko. Papanalo ko po yung laban, hindi po para din sa akin, para po sa sakripisyo binibigay niyo po sa amin. Mima, yung tulong mo sa pamilya ko, sa saglit natin magkakilala, sobra-sobra po. Sobra kitang mahal, gagawin ko yung lahat para sa'yo. Hindi pa rin makapaniwala si Rin Hipon sa mga kaganapan niya sa buhay. Dahil mula noong sumali siya sa Wawa Win, ay sinambit niya roon na nangarap siya maging beauty queen. Sinasali ako na Pilipinas. Magpapatalino lang ako ng konti. Makita ni Ka-Freshness si Herlin Hipon sa podcast ni Tony Gonzaga. Sa segment ng Tony Talks ay naging interesado ito. Dahil nakikita niya kay Herlin na may potential siya na maging isang beauty queen. Ala ko may pagkukunan pa ako pagkatapos ng wawawin. Wala ko talaga. Ako nga wala ko nabibili para sa sarili ko eh. Yung lolo-lolo ko nahihirapan ako paano ko bubuhayin. Tapos naiiyak ko sa kanila na hindi ko sila matutulungan. Kala po nila masayahin lang ako. Pero hindi po masayahin talaga. Lagi po umiiyak pag nakakapos po talaga kami. Hindi ko na po alam saan ako mapupunta pagkatapos po nito. Gawin natin 62,000 or 65,000. Caldero. Mga Ka-Freshness, ito na po ang caldero. Nope. It's a prank! Alam mo, nandito yung natin game. May game o walang game, ibibigay ko sa'yo talaga ito. Gusto ko sa'yo ito. Yay! Dahil sa karanasan ni Herlin sa buhay, natuto siyang dumiskarte at nangarap na maging isang binibining hindi inaasahan ng marami at makapagbigay ng inspirasyon sa ating bansa na tatangkilikin ng mga madla. Dahil sa kanyang pananaw sa buhay, ay nagustuhan siya ni Ka-Freshness Gilbert Tolentino para hubugin at hasain ang kanyang pagkatao, talento at para matupad ang kanyang hangarin na maging isang ganap na beauty queen. Ito, papaayos mo pa or lilipat ka na? Lipat po yung kami po kasi sasali nga po ako ng binibini. Malaking balita to. Sasali ka ng Binibining Pilipinas? Opo. Wala kang pag-asa maging beauty queen. Huwag ambisyosa. Parang napanginaan din ako ng loob doon. So kung ayun pala yung nakikita nila, ganun pala ako. Kaya sinasabi ko lang na malay nyo, balang araw matuto ko. Mapag-aaralan man lahat. Try lang ng try until you succeed. Minotivate po ako ni Sir Wilbert kasi siya po yung nakakita daw po ng potential ko. Parang sabi nila, para daw pumabos pa yung confidence ko. Maging maganda ako sa paningin ko. Kasi hindi po ako nagagandaan talaga din sa sarili ko. Nicole Budol, Amano, Rizal!
Yan ang aking natutunan sa binibining Pilipinas na tinuro sa amin ni Miss Universe Pia Wurzbach na kailangan natin magkaisa, lalong-lalo na para sa ating bansa. Walang kulay ang makakapagbuklod sa atin, kundi iisang kulay lang ang dapat na mamayagpag. Yan ang kulay kayo, Manggi, kulay ng ating lahi. Para sa akin, isang karangalan na nakatungtong ako dito sa binibining Pilipinas bilang isang binibining hindi inaasahan. Para sa akin, ang sarap palang mangarap. Ang sarap mangarap. Walang imposible. Isa po akong komedyante na laki sa hirap. At ang aking transformasyon ay ang magbigay ng inspirasyon. Because I know for myself that I am beautiful. Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. Salamat po. Ang dating Swami ay tila ba'y naging finesse na ngayon? Mala Cinderella ang kwento ng buhay ni Herlene Hipon dahil mula sa salat sa yaman ay naging siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang natamo ni Herlene Nicole Policarpio Budol, hindi lang patungkol sa pera, kundi sa isang makabulhang alaala ng isang pamilya. Sa tulong yan ng kanyang manager na si Ka-Freshness Wilbert Tolentino na may busilak na kalooban at puso para tumulong sa bawat Pilipino. Ang honor result, binibini aid Nicole Budol! Presenting the award is Michelle Bumabaw, Binibini Pilipinas Globe 2018. Ika nga ni Herlene Hipon ang kanyang kahinaan ay ginawa niyang lakas nang sa ganoon ng pamamaraan ay binigyan niyang motibasyon ang kanyang sarili. Dahil ang binababa, siyang tinataas ng Panginoon kung kaya't niregaluhan siya ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino ng bahay. Kakaroon ng bahay si Hipon! Okay, so ipakita mo ang bago mong bahay. Yan. Hi, mga guys. Medyo wala pang laman. Kakalog-kalog pa tayo. Pero soon, papakita ko din kay Miss Karen na yung total package na talaga nito. Noong mga panahon na nagsisimula pa lamang Sir Lynn Hipon, agad-agad hinapan ni Ka-Freshness Wilbert Sir Lynn ng proyekto at nakapag-ipon nito ng pambili ng sasakyan. Ayon sa post ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino, maraming maraming salamat mga kaskwami sa compliments. Maaasahan ninyo na mas pagagandahin ko pa ang karir ni Hipon, more rocket at more bookings sa product na endorsement para maahon niya ang pamilya niya. Katas ito ng proyekto na binigay ko kay Herlene Hipon bilang isang brand ambassador. Thank you po. Sa tagal na pinaghirapan ni Hipon, ngayon pa lang siya magkakaroon ng first own car niya, kaya naiiyak siya. Walang imposible. Kagaya nga po ng sagot ko, walang imposible. Expect the unexpected. Kasi ako hindi ko po in-expect talaga itong mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Niwala ka sa sarili mo na yung mga bagay na hindi mo kaya, kaya mo pala. Wala naman po mali sa ginagawa ko. Nasa tao po yun, kung sino po yung tumitingin, kung may nakikita po sila sa akin mali. Lahat po ng training na pwede kong i-train, ginawa ko po. Lahat ng pwede kong idagdag sa kaalaman ko, ginawa ko po. Sa motivation din po na ginawa sa akin ni Sir Wilbert, actually hindi lang po ako yung pagod dito, pati po yung buong team namin, pati makeup artist. Yung mga lahat, miski yung pinaka-assistant, eh, sobrang hirap po din. Dahil, kumbaga para silang nagpaaral ng grade 1 hanggang college agad eh, kayo po. Habang siya'y nakikipagbuno at nagsasanay para mas mahusay pa siya lumaban sa binibining Pilipinas, sumabay naman ang pagpanaw ng kanyang minamahal sa buhay. Yan ang kanyang nanay Bering. Sorry ko lang may lahat na ginawa ko, nanay. Hindi ka nakaapak sa bagong bahay natin. Sorry, nanay. Ginawa ko po lahat. Sorry. Sorry, nanay. Kung di dahil sa'yo, hindi ako nalakang ganito. Mahigit isang taon na ang nakakalipas ng mahawakan si Herlene Ka-Freshness Wilbert
at maraming tinupad si Ka-Freshness sa mga pangarap ni Herlene. Dahil dyan, maraming nakuhang parangal si Herlene Nicole Budol tulad ng The 2022 Binibining Kumu Herlene Nicole Budol, The Binibining Manila Bulletin Reader's Choice Awards. At dyan, nabali ang prediksyon ng mga tao kay Herlene Nicole Budol. Nasungkit na rin ang The 2022 Binibining Word Balance. The 2022 Binibining Silga. The 2022 Binibining Sheen. The 2022 Binibining Pizza Hut. Miss Ever Belena 2022 Black Water. And the Jug Denim Queen 2022 Herlene Nicole Budol. Siya ang kauna-unahang record-breaking na binibini niya nagkaroon ng malaking 3D LED wall billboard sa Pilipinas. Sa 39 years na taon na ang binibining Pilipinas, si Herlene Hipon lang ang may breaking record na Hakot Award. Dahil yan sa tulong ng kanyang manager ni si Ka-Freshness, Wilbert Tolentino. Sa mahigit isang taon sa pagiging manager ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino kay Herlene Hipon at magdadalawang taon ngayong Agosto sa pagiging kaibigan nilang dalawa, ay talagang hinubog ni Ka-Freshness ang personalidad at binigyan ng maraming oportunidad si Herlene Hipon upang maging mayabong ang kanyang karera. Makikita sa mismong fanpage ni Herlene Hipon ang mga produkto ng kanyang ine-endorse. Car B&B, City Spa, World Balance, Dino, Ever Belena, Center for Advanced Dentistry, ML All Star, Zyril Jane Collections, Kagandahang Flores, The SB Clinic, at Tokyo Grill, Jug Denim, Aqua Skin, Rejuviant, at ang Pizza Hut above sea level. Silka, ang lahat ng yan ay tinrabaho ni Ka-Freshness Wilbert Tolentino sa mahigit na isang taon. Kasabay dito ang kanyang teleserye na Magandang Dilag, hango sa kanyang buhay na talagang tinangkilik na mamaya ng Pilipino dahil dito ay nakakuha ito ng magandang ratings. Mainit na pagsalubok ang natamo ni Herlene sa kanyang bayan ng Angono na imbitahan din siya ni Senator Raffy Tulfo sa Senado para bigyang pugay ang kanyang nakuhang titulo. Gayun din ang munisipyo ng Province of Rizal mula kay Governor Ninyay Inares at Mayora Jeremy Calderon. Binigyan ng pagpapakilala si Ka-Freshness Wilbert ng Angono Rizal bilang isang huwarang na manager na taga-subaybay at taga-gabay kay Herlene Nicole Policarpio Budol. Wala naman sa plano na sumabak sa Herlene sa international pageant. Subalit kung nagawa niya nga sa binibining Pilipinas, bakit hindi niya subukan? Kung kaya't naganap si Ka-Freshness Wilbert Tolentino ng mga beauty pageant sa international at hinirang bilang isang national director of Miss Planet in the Philippines. Subalit nagkaroon ng abriya, bukod sa Uganda, East Africa ang nag-host ng pageant at pinabayaan sila ng gobyerno doon ay niloko sila ng founder ng Miss Planet International, walang iba kundi si Hali Amen at ang kanyang partner na si Mr. Pedro Francisco. Bukod pa roon, isang bangungot ang natamasa ni Herlene dahil naranasan niyang matutukan ng baril. She wants to leave. She doesn't care. She doesn't care. She wants to leave. It's her right to leave. Nag-iiyakan na po lahat dito. Lahat ng candidates ang kikipag-away na dahil hindi napapalabas. Okay, if you don't, I'm just... You see, your guests are watching us. Do you want to have bad reputation? I promise you, she has very strong community in the Philippines. She was through the whole thing here. Nang makaalis na sila sa pinangyarihan, ay ginala ni Ka-Freshness kinabukasan ang grupo nila Herlene Hipon, kasakasama ang glam team
at ang 50 entourage na sumusuporta sa laban ni Herlyn Hipon sa Uganda East Africa. Welcome to Uganda! Overwhelmed para sa aming tatlo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon lang po ulit kami nakangiti ng totoong ite dahil sobrang yung suporta na binigay niyo po sa akin. Kayo yung nag-alaga sa amin dito sa Uganda dahil parang kayo po yung naging magulang namin dito. At ang sarap po sa feeling na sa oras na kailangan mo, nandyan po yung mga taong kababayan mo na susuporta sa inyo. Kaya dito ko po na-appreciate na ang halaga ng oras ay para lang sa pamilya natin. Kaya maraming maraming salamat. Sa pangatlong pagkakataon, muli siyang sumali sa beauty pageant ng Miss Grand Philippines 2023. Subalit umani ng mga batikos ito dahil sa katanungan na binato sa kanya ng mga hurado sa press presentation ng Miss Grand Philippines 2023. Thank you for that long question for me, Jess. I have a big followers because I have a big heart. Oh, English yan ha. Nakapag-compose po ako agad. Ano nga ulit yung tanong? What else do you think you have in order to win the crown this year? What is... Ano pang meron ka maliban sa yung social media followings na sa tingin mo ay maaari kang mapili na magrepresenta ng ating bansa sa darating na patimpalak sa Miss Grand International 2023? I think this is the right time. Last year, siguro hindi ko po oras. Ang sabi nga ng advocacy ng Miss Grand is world peace and what else again? Stop the war and peace. Since I was young, sarap mag-English. Naranasan ko pong mabuli sa eskwelahan, mabugbog sa tahanan, at dumayo sa ibang bansa bilang dumayo ako sa ibang bansa, natutukan ng 3 barrel na talagang Armalite at naging isang dayuhan. Para sa akin, ang solid nung experience na yon. In my own experience, ayokong maranasan ng iba yon. At bilang isang Miss Grand, sisimulan ko sa aking experience na ipaglaganap sa ibang tao na huwag matakot. Kahit anong pinagdaanan ng mga taong laging nakangiti, may katuturan yon at ikaw yung magiging lakas ng ibang tao para maging lakas. Hindi ko ma-explain pero na-experience ko po talaga na mabuli. Ayoko po ng away. I'm from broken family. Mag-i-start po yan sa ating tahanan. At mag-umpisa po tayo sa maliit na na problema. Kapag naumpisan po natin sa ating tahanan na maging world peace and for the love lang ang mga person, I think good example 'yon para ipalaganap sa buong kalahatan. Pakisagot po nung tumatawag. Ayun po, maraming salamat. Thank you. Sorry, 'di ba sabi nga nila, less talk, less mistake. More mistake, more talk, more learnings. Tulungan niyo ako, huwag niyo ako ibaba. Pag nagkamali ako, turuan niyo ako. Willing naman ako matuto. Willing ako ako bilang isang manager ni Herlyn, kahit despite of busy schedule, despite na pressure siya dahil sa nangyari nakaraan sa press con, nandito makikita naman ninyo, nakaklip dito yung reacting to hate comments. Sabi ko kay Herlyn, you don't need to explain. Let me be the one to protect you. Kaya sobrang thankful ako sa GMA Network, Kapuso Network, headed by Attorney Madam Annette Gozon na pag-embrace. Pinayagan kami para ayusin ang schedule na give and take para sa Miss Grand at saka sa magandang bilag. Actually, napakaganda ng magandang bilag at maganda, mataas ang rating. Kaya sabi ko kay Herlyn, okay lang na nasanay ka at bumalik ang pagiging squammy mo. Kailangan ibabad natin ulit siya sa downy. Huwag natin hatakin pababa ang tao. Dapat iangat natin kasi mental health ang hirap dalhin. Bigyan natin chance. We still have time. One core group kami mag-train sa isang Herlyn Hipon girl. Determinasyon, dedikasyon, at disiplina para matupad ang destiny ni Herlyn Hipon
at binigyan ni ka-firstness ng mga payo si Erlene para sa Miss Grand Philippines 2023. Sa bawat tapak niya sa entablado, make or break is now and never, at sa huling pagtatapos ng coronation night ng Miss Grand Philippines 2023. So ayan mga ka-freshness, welcome back to my YouTube channel at nandito na tayo sa MOA Arena. Alam nyo, mixed emotion dahil alam ko yung mga pinaghirapan namin ni Herdine. Sana makuha mo yung corona na pinangarap natin ever since. At speechless ako dahil diary na pinabasa mo sa akin yung new year. Sana matupad natin yung pangarap. Bili mo yung pinaka-best mo at wala akong hinangad para sa ikang bubuti. Para sa iyo, binigay ko na rin ng pinaka-best ko. At ikaw ang nagbukas ng susi para sa lahat ng mga candidate at sa lahat mga aspiring queen. Continue lang kayo na i-chase niya lahat ng dream tulad ni Herdine. At ako, yung gaba ko, sobrang malamig. Galingan mo na mahirap pag-advise ngayon dahil sobrang akong emotion. Hindi na ako nag-expect na marami tayong special award dahil sa dami mong endorsement, iuwi mo ang corona. Meron tayong apat na corona at dalawang runner-up at bigay mo na yung pinaka-best mo. Last up na natin pa sa pageant kasi minsan nagkakatalo tayo dahil sa schedule at yung sacrifices natin parehas. Sobrang hindi ko mga paliwanag yung nararamdaman ko. Basta on my part, gusto ko manalo ka at bigay mo yung pinaka-best mo. Lahat ng puro ko sa'yo, bigay mo. Bigay mo lahat. At sa bawat tapak mo, ayan, puro ko sa'yo. Bawat tapak at rampa at hampas ng iyong balakang ay tumalaki ang iyong value. Sana, pinag-pray ko yan gabi-gabi na sana ma-align sa'yo ang corona para maabot mo lahat ng pangarap mo. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Mahal na mahal kita, ilaban mo para sa pamilya mo, para sa future mo, para sa angono. Sana kung pala rin ka, makapag-represent ka man lang ng ating bansa dahil isang malaking achievement para sa atin dahil alam ko kung saan ka nagsimula. Ako rin, syempre, pagdam ko yung mental health mo dahil sa mga bashing at gumawa ko ng content para sa reacting hate comment. Ginawa ko na lahat para may pagtanggol kita. Sana this night, give your best shot. Focus at lahat ng training binigay namin sa iyo, ibigay mo. Lahat ng keywords, ilabas mo na. Gawin mo kung ano na gawa mo sa Binibining Pilipinas at yung mga panibagong transformasyon. Magbigay ka ng bagong inspirasyon. I love you, Nap, and good luck. Papasok na kami and the show is about to begin. At kung nakikita ninyo na naka-red ang mga tao, ay pakanako bilang manager niya dahil para sa akin, kailangan ni Herlene ng pagmamahal. Kaya red symbolizes love, full of energy, and key for the happiness. Ayan, yan ang susi ng happiness. At alam nyo, mga Chinese dapat red. Hindi na ako nagpa-orange sa lahat ng mga tao. Pero makikita ninyo itong MOA Arena, lahat ng naka-color red, ay support natin kay people. Kahit ako, naka-red din ako. Pero, syempre, gusto ko yung ma-feel mo yung pagmamahal lahat ng bawat hiyawa ng lahat ng mga audience. Ayan, para sa iyo. Galingan mo, Herlene. This is your last pageant, okay? Give your best shot. Kung pala rin ka sa international, nasa luro ka na. Ayan, ingatan natin yung konting pagkakamali. Dapat kailangan natin ibigay ang pinaka-best natin para ma-achieve mo ang iyong pangarap. Love you! Congrats sa'yo! Galingan mo! Nandito lang kami to support you! Good na! Kaya mo yan! Go, go, go! Galingan mo! Galingan mo! Yan, Erlene. It's a moment of truth. So, ito yung gabi ang magbabago ng tadhana ng buhay mo. Okay? Ang sa amin lang is seryoso kayo may mga tanong. Sagot. Speak from the heart. Okay? So, good luck sa'yo. Good luck, Ipon! Dalawa na. Sana galingan mo, bigay mo yung best mo. Sana masungkit mo ang corona, maiwi mo para sa ating lahat, sa mga kapreneurs, kabudol, squami. Para sa atin, masaya tayong lahat. Galingan mo, anak. Love you. Sana ngayong gabi ay oras na para maiuwi namin ang tagumpay ni Herlene Nicole Budol. I love you, Herlene. Hey, Herlene, we got this. We got this, Nicks. You and me, we're a team. Huh? We're gonna be strong. And we're gonna kill it tonight. Love you, baby. Hi, Herlene. Nandito lang kami para sa'yo. Good luck. Galingan mo. At alam ko, kayang-kaya mo yan. Go, go, go.
Love you! Hi, Twinnie! I love you! Galingan mo! Alam kong kayang-kaya mo yan! Let's go for gold! Ayan, kung nakikita nyo, nyo kung gaano karami nagsusuporta kay Herlene. Herlene! Go for the crown! The feeling is mutual. Yung nararamdaman ko, yung natatai ako. Pero this moment, sobrang tense ko. Kahit sinong tao pahawakin mo, tingnan mo kung ano temperature ko. Ano nararamdaman mo dito? Bakit? Anong hindi mo? Yung lugar? Hindi. Kabado ko. Kabado ko. So, nandito tayo sa red carpet ng Miss Grand Philippines. Sabi ko nga kay Herlene, imagine nyo ha, nagpaayos pa si ka-freshness ng pang-Korean outlook. Ayan, baka meron ako makuha kasing jowa dito. Charot. Sabi ko kay Herlene, gawin mo ang pinaka-best mo dahil it's now or never. Nung sinapa ko siya sa magandang dilag, make or break. It's either ma-make niya or break. Ay, ibig sabihin doon, kapag gumaling siya, marami pa siyang project makukuha sa showbiz. Ay, kapag hindi niya binigay na pinaka-best niya, wala na siyang matutuloy na proyekto na nakapila. At sobrang taas ng ratings na gusto ko mag-congratulations. Gigi, ayan, magandang dilag sa GMA Network Kapuso, headed by Madam Attorney Madam Annette Gosson, kay Ma'am Joy, kay Miss Jan Navarro, and lahat ng team ng Sparkle. Ayun, maraming salamat. Binigyan natin opportunity para sa karera ni Herlene. At ito naman sa Miss Grant, sabi ko kay Herlene, nak, the moment hindi ka nakapasok or natalo ka, maaaring lahat ng mga endorsement mo ay pwedeng mag-back out dahil syempre kailangan nila mileage mo. Kaya pagbutihan mo, nak, at lahat ng tiwala ibinigay ko sa iyo tulad ng tiwala na ibinigay mo sa akin, gawin natin ang pinaka-best natin. Love you! Herlene, this is another national stage na tatapakan mo. Keep your best, focus, at wala akong hiniling kundi magkaroon ka na sa right path, right place, at the right time sa lahat na tinatahak mo ngayon. Let's go! So, nandito tayo ngayon. Kung makikita nyo, lahat ng VIP na kinuha namin, dito ang Team Ka-Freshness! Hello! Lahat yan ay mga angels ko, and pupunta tayo sa parents. Mami, nandito na tayo. Kaya ayan. Sobra na. Okay. Proud ako dahil si Mami Len, ang biological mom niya, naghanap sila mag-ina sa barangayam at walang nag-handle sa inyo. Walang nagtanggap sa inyo ng handler. Ano sa pakiramdam mo ngayon? Kahit tela-tela lang kayo, masabi lang ng lockdown. Ngayon, ano masasabi mo? Ang anak mo ay masabog. Ayun nga eh. Wala palaga akong masabi. Hindi ko rin inaasahan tong ganito na maabot ng anak ko tong Bilibining Pilipinas. Ngayon, nasa Miss Grand Philippines na kami. So, sobrang thank you ko rin sa'yo. Dahil kung di dahil sa'yo, wala kami rito. Talagang ibigay ka sa amin ni Lord. Isisipa, masilip lang natin. Dati nung nasa barangay, ang gawa na ngayon. Totoo yan. 800,000 ang gawa niya. Talaga? Really? Thank you so much. The show will begin in a while. And ano ba ang magandang mensahe mo dahil from the scratch, si Herlene, nakita mo dahil sa paggabay mo na 6 years old, yes. kahit produkto siya ng broken family, nandiyan ka pa rin para supportahan siya. Ano ang mensahe mo para kay Herlene para sa ngayong gabi? Okay. Din pala. Ang mensahe ko para kay Herlene, lagi mong tatandaan, narito lang ako sa tabi mo, sumusuporta ako sa iyo. Mahal na mahal ka namin, ang mga kapatid mo. Hindi ka man lumaki sa amin, pero yung suporta namin, kitang-kita mo naman. Kahit sa anong patimpala, kasama mo ako. Talagang hinding-hindi kita iiwanan. I love you, anak. FYI, siya rin ang nag-pilit kay Herlene para dalhin sa Wawawi para maging kontesta at kinala. Ikaw na lang kayo manager ko. Siya na nga eh, kasi ang gusto ko lang dati para sa mga anak ko is makita ko sa TV. Tapos yung mapanood lang namin sila sa TV. Pero ngayon, talagang buong mundo nang nakakapanood sa anak ko. Sobrang happy ako. Thank you, Sir Wilbert. Ayun. Thank you. Panalo ni Herlene. Panalo natin. Yes. Pamilya natin. Panalo natin lahat. Ayun. So ito na, start na. Bye-bye! Magsisimula na ang tunay na laban ng Miss Grand Philippines 2023. Oh,
have secured their tickets in www.aldtv.com. Mabuhay and welcome to the very first staging of Miss Grand Philippines 2023. Captain Cafe, best in runway is Miss Grand Angkoro, Herlene Puno. Presented by CEO of Kakapimban Cafe Inc. Manila hair. Our Miss Mermaid Manila hair is Miss Grand Angkoro Rizal Herlene Nicole Pudon. Oh, 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 oh.
and known actress comedian. This babe wants to prove that she's more than just a body. Ang gown na ito ay tinatawag na sikat o ray of light, pure of Swarovski's crystals na nagkakahalagang 800,000 pesos. Ito'y mula sa obra ng pinakasikat na designer, walang iba kundi si Leo Almudal. Influencer, isusulong ko ang cyber safety. Protection laban sa kahit anong uri ng online harassment. Gagamitin ko lahat ng aking plataforma upang sa pangmalawakang kapayapaan. Samahan niyo ako at tapusin ang cyber violence. Protection sa bawat netizen, kapayapaan sa bawat citizen. Ako po si Herlene Nicole Budol. At ito ang aking bagong misyon, Kapungkap. Girls, we'll be asking you to pick the name of your judge from this bowl. And each of you will be given 45 seconds to answer the question. If you hear this sound, that means your time is up. Your judge is Nancy Goh. Hello, good evening. My question is, what do you think is the most urgent problem among Filipino youth sector and how do you plan to address the issue? Para sa akin, ang pinakamalubhang problema ngayon ng mga kabataan ay ang edukasyon. Para mamulat sa kinabukasan at naniniwala pa rin po ako sa kasabihan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At para maging pangdayo tayo, taas noong dahil Pilipino tayo, kagaya ko, maliit lang ang bansa ko, pero pinagmamalaki ko. Salamat po. Are you ready? The wait is over and the scores are in. This is the moment we've all been waiting for. The announcement of our grand winners. Boa Arena, we will first award our Miss Grand Philippines 2023 second runner-up. Miss Grand Antique, Cherry Manalo Sergio. It's time to announce our Miss Grand Philippines 2023 first runner-up, Miss Grand Caloocan City! Shout out to Tampon! Now we will announce our Miss Ego Teen Philippines 2023. Miss Grand Tarlac, Francine Reyes! Our Miss Philippines Tourism 2023. Miss Grand Angono Rizal, Herlene Budo. Hispano-Americana Filipinas is Miss Grand Bagong Bayan, Quezon City.
present to you Miss Grand Philippines 2023 is Miss Cagayan de Oro City. To present the award, 22 fifth runner-up, Roberta Angela Tamuto. Pinabati namin kayo, ladies, sa inyong natamo at nakuhang titulo. Labis din kami nagpapasalamat sa mga sumusuporta kay Ka-Firstness habang tinutupad ang mga pangarap na Herling Hipon. Hindi biro ang sumali sa national pageant. Hindi niya man nakuha ang titulong Miss Grand Philippines 2023. May nakuha man siyang titulo mula sa paggabay ni Ka-Firstness Wilber Trentino sa registration ni Herling Hipon hanggang sa mga napili bilang isang opisyal na kandidata na Miss Grand Philippines 2023. Mas lumakas pa ang kumpiyansa na hubugin ni Ka-Firstness si Herling na makapasok sa semifinalist, lalo-lalo na sa sitwasyon ni Herling na mahina siya sa pagsalita ng Ingles. Mula sa Binibining Pilipinas 2022, first runner-up at ngayon tinanghal bilang isang Miss Tourism Philippines 2023. Isang malaking karangalan ito para kay Ka-Firstness at sa kanyang alaga dahil ilalaban siya mula sa international stage, isang panibagong yugto at hamon na kakarating ni Ka-Firstness at Herling. Kaya gagawin ni Wilber Trentino ang kanyang lahat na kakayanan para maging mahasa at gumaling ang kanyang anak-anakan na si Herling. Lubos na nagpapasalamat si Herling Hipon kay Ka-Firstness Wilber Trentino, ang taong nagtiwala at may kakayahan na tuparin ang kanyang mga pangarap. Dahil ang tagumpay ni Herling ay tagumpay din ni Ka-Firstness Wilber Trentino. Tagumpay nating lahat na sumusuporta mula sa umpisa hanggang dulo sa laban na ito. So, nandito na nga tayo sa Kenny Rogers. Ayan ko nakikita nyo. Ayan, sister company yan ng JAG. Si Herling ang unang lumabas sa pinakamalaking LED billboard. So, Boss Vicky, ayan, so maraming salamat at pinayagan mo kami na magsuot ng undergarments na inilaban ni Herling na hindi naman niya in-attend ang sponsor visit dahil yung respect namin sa JAG ay sobrang mataas at napagkasundo namin parehas. Kaya sa marami nagtatanong na bakit hindi siya nanalo ng Best in Swimsuit dahil meron pong brand para kay Herling undergarments, upcoming project na kami sa JAG. Nakapag-compromise na kami ng earlier pa. So sa mga nagsabi naman na dapat si Herling ang best in long gown, so feeling ko nga na kaya hindi siya namin yung best in long gown. Sinabis mo naman kasi yung short. Pero sobrang nakaka-proud isot nung ano. Damit ng ano, masterpiece ni Leo Almudal. My friend, thank you so much sa tiwala. Ano? Sa mga nagdi-distract kay Herling, yung mga bashers na maliit na pagkakamali niya ay malaki epekto sa mental health niya. Ngayon, at least, nabunutan kami ng kinik sa dibdib dahil corona pa rin yung nauwi namin bilang isang Miss Philippines Tourism. So, unahin natin muna magpakilala at gusto ko rin magpasalamat ang ating speech coach, si Ryan Toto. Nagutom na gutom at ubus ng pagkain. Kami wala pang pudang. Pangalawa, pageant mentor. Ayan. Kagandahan Flores, founder, beauty queen maker na si Direk Rogel Flores. Ayan. Isa sa mga punong abala para kay Herling. Ultimo, kahit na sapatos, ay kailangan ipaluwag. Ginagawa niya yung effort niya. Parang siya yung, kung ako yung pangalawang magulang ni Herling in real life, siya naman pangalawang magulang ni Herling sa pageant industry. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Direk. At ang next naman natin, gusto natin i-thank you. Siyempre, ayan, ang celebrity makeup artist. Oy, isubscribe ninyo ang vlog niya dahil nangako siya sa amin. Maglalabas siya ng content pag may corona si Herling. Ayan, may corona si Herling kaya maglalabas. Merry Latin Vlogs. Ayan, mga kamaka-ML, mga Mobile Legends, Sugod. Ngayon, papasok kayo sa ano. Bago kayo lumaban ng Mobile Legends, magpa-ML salon kayo. Tingnan nyo, mananalo kayo. Kasi tingnan nyo, nanalo nga manok natin, diba? Next, ang ipapakilala natin, o siyempre, ang designer niya sa season ng linaban niya ng Miss Grand Philippines na si Zywill Jane Jacinto. Narampa yan. Ayan. Narampa yan. Oh, rampa. Go! Ayun.
Tapos, nag-hair, ayan. Siyempre, si Sir Fuapino, ayun, maraming salamat. Nagtatayo na bilang interpreter ni Herbin. Ayan, siya rin ang kasama namin nung nasa Uganda kami. At siyempre, balikan natin yung hair. Siyempre, acknowledge natin yung nagawa ng hair. Kasi from opening, swimsuit, long gown, galgalan, hair kasi ang pinakamahirap ang ayusin dahil kailangan makikibagay ang bawat buhok sa bawat damit. Ayan. Walang iba kundi si Marky Buena Obra. Ayan. Isang malaking karangalan para sa kanya na magbubukan niya si Herdy ng coronation night. Kasi, tapos ayan, ang assistant nila na si Rod. Ayan. Andyan lang. Kahit wala si Maring Mary, nandyan siya para mag-touch at saka minsan mag-makeup din para kay Herdine. Ang mga nandoon sa kangsulok ay lahat ng mga ka-freshness admin ko. Si Chad, Melanie, Marianne, tsaka si Justin, tsaka si Lander. Isang malaking happiness sa buong grupo namin dahil nakoronahan si Herdine ng Miss Philippines Tourism. Para sa pangarap at layunin ni ka-freshness Wilbert Tolentino na makatulong sa kapwa nating Pilipino, nais nilang ipalaganap ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtutulungan at respeto sa bawat individual. Lubos na nagpapasalamat si ka-freshness Wilbert Tolentino sa kumakatawan at bumubuo ng kanyang team mula sa umpisa hanggang dulo, hanggang sa muli sa panibagong yugto nila ka-freshness Wilbert Tolentino.